Hi guys, ako nga pala si Dongit. Ngayon sa video natin na to, meron lang akong ituturo sa inyo, especially kay Mariano. Dahil narinig ko na siya ay magkakaroon na ng, dahil nagpaplano na magkaroon ng mini studio. Hindi ko alam kung anong studio talaga o mini studio. So hindi ko alam kung ano yung magiging plano nila. Eksakto, syempre magbabago pa yan. Pero parang gusto talaga nila magkaroon ng studio eh. No? Yung dito kaila Sir Kimpoy. So sana mangyari yun. So sana mag-invest talaga sila doon tapos bumili ng mga gamit kasi alam natin may nabibili sa Lazada noon yung setup na ng studio, pwede nilang gawin yun pinaka base, pinaka ano yun, di ba? So may kasama na yun na mga foam, tapos may kasama na rin yatang microphone yun, ewan ko kung ganun. So yun, maganda yon guys na magkakaroon siya ng nagpaplano sila noon para kanta-kanta na, dahil sabi nga ni Mariano noong nakaraan sa kanyang live streaming gusto niya na maibalik yung na-miss natin na puro kanta-kanta niya. So, yun na nga yun. So ito na yun, so sinisimulan na nila, kaya sana suportahan natin ang mga manonood. At bilang suporta ko sa kanya, no, gusto kong sabihin sa kanya, no, wag niyo mamasama to guys, kasi gusto ko lang naman maturo, maambag to sa kanya tong nalalaman ko tungkol sa paggamit ng tamang paggamit ng microphone sa recording. Etong ginagamit nila na to. So etong klase ng microphone na to na V8, no, ay hindi to V8 ah. Itong hawak ko, hindi siya V8. Okay, lalakayan natin ha. Hindi to V8. Okay, hindi siya V8. Okay, dito to sa part na to, hindi siya V8. Okay, yung ginagamit nila Mariano na microphone is V8. Okay. Okay. Yung mga microphone na ginagamit natin, meron yung tinatawag na diaphragm. Okay. So, yung diaphragm na yon, kasi napansin ko rito sa video na to, hinahanap nila kung nasan yung, parang nahihinaan sila sa microphone, so hindi nila matrace kung bakit mahina yung microphone na ginagamit nila. So itong microphone na to, yung diaphragm nito, pakita ko sa inyo pakita itsura, no? Okay, bubuksan natin tong microphone na to, mamaya papakita ko sa inyo kung bakit mahina yung boss ni Mariana dyan at sa pagkanta nila dyan. Ay, ba't ganun bumukas? Okay. Yun. Ito yung microphone ko, guys. Ayan. Okay. Kung titingnan nyo, guys, yung diaphragm nung, ewan ko kung anong klaseng microphone. Mumurahin lang kasi ito, guys, pero ang ganda ng tunog nito. Ito, guys. Ito yung nagre-receive ng signal. Itong pinakamaliit na yan. Yan dyan ka magsasalita. Ngayon, paano ba yan? Pag sinarado ko yan, dito ka magsasalita sa taas, di ba? Kasi yung microphone, yung pinaka-diaphragm, nakatutok sa taas. Okay? Yun yun, nakatutok sa taas yung pinaka-diaphragm. So pag nagsalita ako ng paganito patagilid, hindi masyadong makukuha ng microphone mo yung tunog na gusto mo o yung lakas ng tunog na gusto mo. So kapag ginento ko siya, mas malakas yung tunog na maririnig mo dun sa microphone mo. Katulad nitong microphone ng headset ko. So nakatutok sa bibig ko. Ito yung diaphragm niya, nakatutok sa bibig ko. So dito sa V8 na to, ang diaphragm kasi niyan ay matatagpuan sa sa gilid, dito sa gilid. So hindi ko lang alam kung nasaan yung banda yung kay Mariano diyan, kung ito yung diaphragm niya, nasa ilalim, nasa taas, nasa gilid. Pero wala yan dito sa kung saan nagsasalita si Mariano. Kaya hindi nila matrace kung nasaan yung tamang pwesto o tamang yung mas malakas talaga yung boses na maririnig. Pero tingin ko, dahil nagsalita si Sir Kimpoy kanina rito, narinig si Sir Kimpoy, yung signal na receive nitong microphone. So ibig sabihin, ang diaphragm nito maaaring nandito sa gilid. Kasi kahit malayo na sa Sir Kimpoy, na-receive pa rin eh. So or malakas lang talaga boss ni Sir Kimpoy. So ito yung diaphragm niya. So dapat ang paggamit ng mga ganitong klase ng microphone ay actually pag ganito siya. Patayo dito ka magsasalita pag ganyan. Or
pag ganito. Hello, hello, mic test. Yun, so ganun. So, hindi siya pag ganito. Yun yung tamang paggamit nung microphone na yun. So, para din to sa mga, ano, sa mga may gantong klase ng microphone na ginagamit. So, alam nyo na. Yun po yun. O, since si Mariana magkakaroon na ng studio, sana mapanood nyo itong video ko. At ambag ko to or turo ko to para at least sa susunod na recording nila, eh, mas maganda na, mas okay na. Diba? So, maganda yung kanilang live dito. Sobrang galing ni Mariano kumanta ng You Raise Me Up. May reaction video akong ginawa actually. Pero, hindi ko alam kung, ano, kung i-upload ko ba dun sa You Raise Me Up. Pero sobrang ganda ng kanta niya, You Raise Me Up. Ano siya? Mas maganda siya kumpara dun sa unang cover niya ng You Raise Me Up. Para sa akin, ha? Para lang sa akin. Kasi, ano eh, mas kontrolado niya yung boses niya ngayon habang kumakanta siya. Wala pa siyang practice niya na. And siguro naging naging ano na siya. Komportable na, sanay na siya. Ganun naman eh. Lalo na kapag wala kang kabang nararamdaman kasi komportable ka sa mga tao sa likod. 'Di ba? Mas masarap kumanta. So, 'yun. Ito isa sa mga dapat gawin ni Lods Mariano or nila kung sino mo makapanood dito, sila Sir Kim Poy or sila ano. Yung diaphragm niya ay dito sa gilid sa ano, so yun so siguro wala lang sila masyadong idea doon kasi alam naman natin hindi naman ganun kaano sila sa ka knowledgeable doon sa part sa bagay na yun, so yun, so sana isa yan sa mga magawa nila sa susunod na recording nila, so hindi ko na patatagalin. Salute kay Idol Mariano. Yan, so salamat din kay Matmat, no, dahil sobrang galing ng mga setup niya ngayon. Tsaka talagang binubuhay niya talaga, tsaka talagang inaasikaso niya talaga si Mariano sa mga recording. So yun lang, maraming salamat. Ingat kay lahat dyan. God bless. Uli, ako po si Dong A.